nakita naman natin na andun pa rin naman yung pagiging Echo Express nitong team na to. Again, it's just a matter of can they do it in front of a new super team. Ito that na, is Onyx Philippines. Magsisimula na ang unang laban na Echo versus Onyx. At nakita na natin ang first three bands na magkabilang kumpuna na to. Huge respect para sa mga assassin heroes. Yeah. Just like Joy and Nolan. Pero nandito, yung Novaria, hindi na-open ganina ng match number one. Yeah, again, the top mage right now in the current meta. The Novaria is first picked by Echo. And I do like the respect coming out from Echo dito. No? Talagang kahit first pick sila, tinanggal nila yung Fanny ni King Kong. But both junglers would be rocking the utility role, Fredrin and Baksha on both sides. Ang difference lang is, medyo mas kampante ang Onyx ngayon dahil hawak nila yung carry. Even though it is up against Baksha, may damage reduction si Baksha with the Tortoise Poison. Still, you have the marksman on Kelra. Na alam natin komportable siya dito sa mga late game heroes. Sorry. Sa gold lane. Para sa akin, parang ganun pa rin yung Echo. Bilis pa rin pumili. Uy, ah. Uy. Kaka-explain lang ni Midnight, tatlo na agad yung pick. Mm-hmm. May something talaga sa kanila na alam na nila yung laro eh. No? Parang, I mean, alam na nila kung ano yung... Alam na nila anong hero ka. Pag pinili ito, ito, pili ka lang sa tatlo. Kumbaga may pattern may na sila. Eh. May pattern na sila na sinusundan dito. Yes. At talagang nakikita natin no, kung gaano ka-gel yung chemistry ng kupunan na ito. Pero dito naman sa kabilang panig, kumuha na ng X-Borg and this Fredrin. Yes. Flex pa rin naman. Fredrin, pwede pa rin ilagay sa XP. Yeah. Ang kinaganda lang dito is yung XP. If ever man ilagay sa XP yung Arlott, hindi ganun kaganda yung lane na yan for the Arlott. And also, you have a decent answer versus the Baksha. Nakita natin yung impact ng X-Borg on the hands of Nibor kanina against the Martis. It doesn't change the fact na yung true damage ay tatagos pa rin versus the Baksha. Kasi yung problema mo dito is yung Piraga armor pa rin pagdating ng late game. And hindi reliable si Baksha versus the X-Borg kasi alam ka namang ultihan mo yung X-Borg. Ikakita lang yan with the brute force na usually pinipick up ng mga X-Borg. So they need to find a different answer for Echo dito. Kailangan manggaling sa ibang player. Meron naman silang Novaria para sa late game. May babasik nung may natural poke versus the Piraga armor. Pero I feel like kailangan nila magdagdag ng iba pang sagot from Echo. Ooh, magandang ban. Ang last na ipinili dito ng Echo, nakita natin kung gaano din karupit si Super Prince sa paggamit ng Fire Mist. Ngayon ay Nana. Nako. Favorite pa naman ni Super Prince to, yung mga long range type ng mages. Napakagaling pumwesto niyan, pare. Ni Super Prince. Ilang beses nang hina-highlight si Super Prince dito for Onyx. Very flexible pagdating sa kanyang role. Nakita natin before, tinagurian siyang Valentina Faramis God. Tapos malalaman natin may mga ano ba, may mga Eve. Ang daming options for Onyx Philippines. Now, they put him on a very scary hero on the late game. Yung magkamali ka na ng pwesto. Wa-one-shotting ganyan. Medyo mahirap yan eh. And lalo na, medyo malambot din ang itong Arlott at itong Novaria. Pero let's see kung ano magiging next na pick. Oh. Okay, late game insurance. Alright. The Claude Carry. Okay. Wait, Carly. Wait, ha? Sandford Special. Wow. Okay, so Carlito, Baksha. Baksha, Carlito. Okay, so Benedetta. Isa na rin sa mga umaangat ngayon, even sa international tournaments. Dahil nga sa damage na nai-create nito. Ito yung answer na inharap natin versus the X-Borg. Ito yung typical answer kasi kaya niyang basakin yung Firago armor. You're mobile enough to escape the clutches of the X-Borg. So magandang sagot mula kay Echo. Now for Onyx Philippines, I think yung Grok ni Escalera ay magandang option dito. It's good against the Claude kasi nakaka-cancel yung Blazing Duet. And meron pang instant jump against the Baksha, the Arlott. And also pwede mo rin hulihin yung Novaria. Malaking adjustment din to ay kay Kuya Eska. Fun fact lang pala ha, si Kuya Eska, yan ang literal, siya ang nag-drive sa Onyx. One time kasi nag-guesting sa Ilocos yung mga yan. Tapos siya yung nag-drive? Oo, siya yung nag-drive. At yun pa, mukhang hindi man Johnson to, hindi man nagda-drive, ang pinili niya, nagda-dive. Guinevere. Jennifer Guinevere mula ng Escalera. Yeah, nakita na rin natin kung gaano na tumaas ang priority para sa isang Guinevere. Even though na-nerf yung kanyang spatial migration, yung reach noon. But then again, depende yan sa position. It's all about the position. Not a huge fan of the Guinevere last pick kasi magpapurify lang naman yung Claude. Medyo mahirapan sila dito hulihin yung marksman ng Echo. But it is a hold versus this Baksha pagdating sa mga Turtle and Lord fights kasi yung Violent Requiem combo, yung Special Migration Violent Requiem combo is enough for you to hold down the junglers para makontest mo yung mga objectives na yun. Pero again, their major problem here is wala silang masyadong hold
parang kay Claude. Oo nga eh, parang Purify only eh, no? Unless mag mabait yung Purify at umama yung Molina. Kaso ang hirap gawin nun eh. Yeah. Ang hirap gawin, napakadulas ng isang Claude. This is an exciting matchup. Excited ako dun sa Keller versus Benny Cutie. Classic carry versus Claude matchup. Paunahan na lang talaga, no? Usually nakikita natin dyan, mag-freeze ng lanes. Pero ngayon ay makikita natin. Ayun pa. First na unang harapan ng Carlito at ni King Kong, Double K. Oo. At ayun pa siguro ang matagal nating hindi narinig. Oh. Ang echo chant. Si Mima Tarp. Oo, na meron ng mga orga. Grabe, talagang first day pa lang, itaramdam mo na yung suporta ng mga Echo fans. Di na sila lima. Oo, tingnan natin kung may pambawi bang cheering ang Onyx dyan. Yeah, and makita natin na sobrang disiplinado din ng Echo dito. Sinasamahan talagang literal ni JP itong si Carl TZ. Kasi alam niya na may threat eh pagdating dito sa kay Escalera. Kasi sobrang aktibo nito. Lalo na hawak niya ang isang Guinevere, sobrang dali lang i-poke o sobrang dali lang mang-poke. Pero dito sa mga items, makikita natin na sobrang finukusan nila yung Purify rito. Yeah. Again, si Benny Cutie rito, no, he's rocking the Purify. Pero interesting is naka-Brave Smite din yung Claude. Actually, si Kelra yung pauso nitong Brave Smite Claude. Brave Smite? Actually, siya yung pinakauna ko nakita na naka-Brave Smite Claude. Pero ang kinagandahan din dito is naka-Master Assassin din siya. Mm-hmm. So meron kang mixture ng unat mula kay Claude. And mm-hmm. andyan din naman yung damage output na mga galing kapag 1v1. And of course, yung Swift na tier 1 talent for Benny Cutie. Ang kinagandahan ko sa Brave Smite is number 1 HP dependent siya. And, and mas mababa yung cooldown. Remember, tinaasan yung cooldown ng Quantum Charge for the past 2 matches, I think. Patches. Brave Smite, Claude, magaya-ngaya. Matchman Jin. Oo nga, parang... Pwede. Kaso wala nga lang yung movement speed. Oo. Yun lang yung downside. Medyo 10 bits naman. At saka mahihina talaga yung mga kampi ko eh. Pero sige, mamaya na lang sa Unford. Hop. Baba natin dito, pero makapag-dash out. Nandito na si Carl TZ. Aba, naging gulong. Ang tagapagpalit ng gulong. Carl TZ. Tignan natin. Okay, first blood coming out from Echo. Counter go. May attempt na ginawa yung Onyx doon. But it failed. Pumasok. Ang tagapagpalit ng gulong, Carl TZ. Ang bilis ng ikot na pinamalas dito ng Echo. Mabilis din na pag-atras para sa Onyx. Alam nila na malulugi sila doon. And Carl TZ secures that first third ng ating game. And yun yung kinakatakot ko eh, pagdating sa Onyx eh. Kasi kapag nag-engage sila, ang bilis na makakahabol ni Carlito. Eh kasi nga naging gulong nga si Carlito gulong eh. Gulong ng balad. Sabi kasi ni Carlito, ako na yung unang gulong ng Echo Express. Ako na, sige na. Ini-status niya yun, tagapagpalit siya ng gulong. Naging gulong na siya ngayon. Literal. Itatribe ko na. Mauna na ako. Literal niya. Pero yan yung lamang ng Echo sa international experience sila, lalo kapag nagpa-participate ka sa international tournaments. Malaking factor dito yung mga junglers na pinupuntahan yung mga XP lane. Hindi nila iniintindi yung turtle kagad. Kumbaga walang turtle prio. Patayin natin yung XP laner. May gera, no? Kailangan mag-ingat siguro din. Kaso, pagpunta niya XP lane, jungler yung naharap niya. Sabi ni Carl, pwede na to. Ay, tama si Burrito, though. Kailangan kapag go ang Onyx, kasi nga, Guinevere kasi yung kanilang tank eh. So kapag Guinevere, kapag nag-jump ka, dapat may makill talaga kayo kasi sayang yung jump eh, di ba? Sobrang sayang. Mind you, naka-lethal ignition yung Guinevere. Ay, nga, no? Pero again, kung titingnan natin, siguro additional damage para sa kanila kasi parang feeling siguro nila nakukulangan sila pag sa early game damage. But then again, Echo, haharap dito, King Kong versus Echo. Nandun yung Molina. Molina smush, Molina blitz, tapos ayan na yung combo! Inubos! Yep. Nang apat ang combo dito. Carl TZ is down. Nice kill para side ng Onyx. You would think na kulang yung damage ng Onyx. Pero again, carry is an HP-based damage hero. So hindi nagmamatter masyado kung gano'ng kalakakunat yung hero mo. Kasi ang nagmamatter sa kanya is gano'ng kalaki yung HP mo. And also, na pinapointa natin kanina, naka-Lethal Ignition si Escalera. I'm pretty sure na baka mag-damage build yung Guinevere dito. He doesn't really need to add more sustain for the Guinevere. Kasi ang gagawin niya rito, lalo rin niyang mala-assassin yung Guinevere. Lalo pat dalawa na kasi yung frontliner nila. You already have an Exborg and you already have a Fredrim. So may luxury ka na instead of pulling out a roam that will tank up the damage, kumuha ka ng roam na magdadagdag ng damage output sa early game. Yeah, tama ka nga dun. And but the problem is, may Purify din eh. Pero, yun lang. I think ang Onyx dito, ready naman sila if ever man at mabilis lang i-call kung may Purify at nanawala. Oh! Pero may muha wala ba? Ganun kabilis. Grabe yung connection. Ganon pa din, nandun pa rin. May express pa din, pare. Hindi nawala yung express. Kakaswipe pa lang, pinindot na ni Sanji yung
play, yung guhit, ginuhitan. Nakatutok na eh. Nakatutok na. Wala, alam mo yung nakakatawa doon, parang wala ata shot call yun. Oo, instant lang, no? Nakalasalalay lang sa instincts ng mga player eh. Star Shatter from Sanji, finishing it off. 2-1 para side ng Orcas. Yeah. Kung titingnan mo rin, no, itong lineup ng Echo, may vision eh, at saka ang bilis din ng rotation na kanilang pwede ipamalas dito. Imagine mo, Sandy, eh. May vision, may mission, at available na rin ang Corrosion Shite, by the way, para dito kay Benny Cutie. Oh. So, magkakaroon na at makakapag-deal na kahit papano ng damage itong Claude na ito. Yeah. By the way, confirmed na magda-damage build si Escalaret dito. Already going towards the, I think, glowing one. Conceal play yun though. Oh. A counter go para kay Carlito. Binanatan si Escalera. Muli na Blitz coming in from Super Prince. Carlito, pulado. Pero ulang yung true damage. Meron si Kendra pa. Goodness. May hila bang gagawin si King Kong? King Kong with the pero Daddy Bulge mula kay Daddy JP. Kamuntikan makakin si Escalera. Meron counter go mula kay Benny Cutie. With a bang, 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 bang. Arden TVD, meron pa ba? Hindi na kailangan. Dahil makakuha lang ng isa out para kay Escale ay kay King Kong. But that is Echo with a counter go. Grabe yung pinakitang performance ni JP doon. Akala mo maliit na final slash lang. Yung final slash niya from for the Fredrin, nilayo niya yung Fredrin. Kasi may, ano pa, may first kill na palabas eh. Hindi niya naabot yung back siya. Tapos dinudge pa niya. Yeah. Yung special migration, although napatay siya, pero yung mga ganong ano, yung mga ganong instances, parang ano pa, hindi pa rusty. Malinis ang gulong ah. Sabi ni JP, anong kalawang gaming, anong dino hands? Anong thunder standards? Kung hindi nyo alam, noong 2018, panigods to, ito yung dahilan. Ba't na-late yung mga caster sa movie na gusto panoorin nila? Kasi nagpani ako, yun na yun. Hindi pa naglalak eh. No? Hindi pa naglalak. May istorya pala. May istorya yan. May istorya pala behind. May istorya behind yan. Pero again, Echo, alam natin na yung early game ay hawak na nila at kailangan humabol ng Onyx Philippines dito. Pero unti-unti nang napapabagsak ang mga front turrets. Parang, Carl TZ again, second turret para sa kanilang parang ganun pa rin ha. Parang mabilis pa rin, boss ha. Iba talaga may experience. Oo, kailangan maging ready ng Onyx dito. Nakita mo yung ano, nakita mo yung panggugulang mga Echo. Nilalamangan nila sa experience eh. Iba kasi pag... Siyempre, Daddy JP ka. Pag Daddy ka na, marami ka na experience. Ito si, ano, si JP, nakita niya na lahat ng pwedeng play. Pwedeng play. Sabi niya, pag ganito ginagawa ng kalaban, dapat ganito ginagawa mo. At, tingin ko kailangan lang yung Onyx dito, ma-shoot nila yung... Yung ball. Ball. Oo. Oh, ma-shoot, i-shoot mo na ang ball. Ma-shoot nila lahat ng combo. Kasi AOE sila, oh. Ang dami lang AOE, pare. Team fight organic. Kung may ganun mang term. Team fight centric pala. Oh, natural yun, kasi, oh. Natural. Walang halong chemical, pero ito ang natural sa Echo. Again, very structured yung Echo Express, ito yung tinatawag natin Echo System. Lamang na yung gold lane, hindi mo na kailangan mag-force out ng fights, lalaban lang tayo along the Turtle and Lord timings. Yeah. Pero, kinakamp na nila yung Claude lane, hinahayaan nila si Benny Cutie na makapag-scale up, makakuha ng mga objectives, and paliitin yung mapa ng Onyx. And pulado si Super Prince dito, pero ang ganda ng migration. Okay, Escalera, makapag-out, no Purify coming out from Sanji as Onyx will remain calm. Dito na pumapasok yung unti-unting problema ng Onyx Philippines. Yung mga range damage mula dito kay Sanji, yeah, hindi napapansin ni King Kong, pero pag tumatama kay Super Friends at kay Kelra, eh talagang nanunood. Oop, papasok din. Oh my God, wait, look! May TP. Nire-recolan na, pare! Aray! Aray, gumuguhit! Aray, gumuguhit! Yun ay sinasabi ko eh. Kailangang harapan ng Onyx Philippines at gumawa ng paraan para dito. Pero Benny Cutie, available na rin ang kanyang golden staff. So, unti-unti nang nakaka-avoid. Alam natin yung late game, Claude. Sobrang hirap kalaban yan. Oo, ang hirap din hauulihin yan. The fact na naka-purify. So, kailangan ng Onyx is hintayin nilang mag-purify si Benny Cutie. Or mag-bait sila ng something. Aray ko! Ang sakit! Paano mo nga naman lalabanan to? Kahit di nila nakikita yung Claude, may mga bolang tumatama bigla. Naramdaman nyo rin ba? Kasi parehas kayo nag-aray ko eh. Oo, naramdam ko eh. Oo. Pero ngayon, hawak ni Carl TZ. May pag-ambang gagawin si JP. Okay. Pero si King Kong ay nandun sa likod. Tignan natin, 20 seconds for the Purify. Ito na muna ang ginugaw nila. Yung Lito Wanderer, dash in para kay Sanford. Habang si Carl, nagpapalit lang ng gulong sa batang gilid. Binabanatan yung Lord. Yung Lord ngayon, 11K. Pasok si Escalera dito. With a jump. Pasok si Kelro with the ultimate. At Super Prince makakuha ng kill. Wala Sanji. Super Prince mamanat na lang bumi. Habang umiikot-ikot si Carl TZ. Bumeni Cutie Blazing do it din. Siya doon sa bandang dulo. Binabanatan si Kelro. At yun na nga. Nagkalapitan. At doon na. Nagkaubusan. King Kong. Ay! Buhay pa!
si King Kong. Tatlo ang nawala sa Onyx, pero ang daming nakuha ng Echo. Wow! Grabe yung performance na ipinapamala sa magkabilang kupunan na to. Worthy talaga para tawaging star match. And again, Onyx Philippines, hindi sinuko yung Lord. Ang baba ng buhay ni Cartesian. Alam niya na medyo delikado siya if ever man na lumapit siya. At ngayon, ang pagkakataon ng Onyx para bumawi. Makatulak man lang kahit isa o dalawang tore. At ang Echo ready sa pagsalubong dito sa Lord. Nag-back doon yung Onyx though. Kahit nakuha nila yung Lord, buti na lang nakuha nila. I was mistaken. But then again, nabasag nila yung tower. Yeah. So unti-unti nang bumabawi ang mga Sonics. Nakuha naman nila yung major objective na yun, pero kita natin yung blueprint ng Echo. No? Ito yung Lord turn. Na hindi lang Lord turn kasi may Lord turn din. Eh. Ito sinasabi natin yung kapag medyo hindi ka lamang pagdating sa mga control sa Lord Lord objectives. Mag-turn ka na lang ng teamfight, habulin mo yung mga kalaban. Ganoon yung ginawa ni Bennett UTP, nagpapatay niya yung hero sa may bandang likuran. Pero si King Kong, nandun din siya sa gitna ng Lord. Actually, medyo na-apit siya doon. Mm. Unfortunately, masyadong mababa yung HP ni Cartesian. And nakafocus din yung ibang members ng Echo para supportahan yung Claude sa may backline. Pero kita mo yung potential ng Echo na i-turn yung teamfight. Instead, nahabulin nila yung Lord. Yung teamfight na lang inahabol nila. Talagang hinawakan lang kasi ni King Kong yung Lord. Yeah. Umiro sila eh, no? Nag-switch sila ng hero. Hindi lang na-reset ng Echo yung Lord kasi hinawakan ni King Kong. Yeah. Sobrang commendable though din yung Onyx na kahit na alam mong nag-switch yung Echo, kahit papano meron silang pindot eh. Kumbaga may pindot deep inside na kaya naman natin sumabay sa galawan eh. Okay, purify na gamit. Okay. Dito na si Jem. Hinaharapan lang niya. Pero ang sakit ni Benny! Ito, nauubos yung piraga! Bibi. Okay, itutuloy pa rin Tony na Carl TZ. Pero Molina Blitz, counter ko, malaki Super Prince! Umiikot na si Jem! At makakuha sila ng ganda true damage. Benny Cutie, Dome Flicker, in Blazing Duet. Wala si King Kong! Benny! At nakay Benny Cutie, ang bagyo, ang camera! Bumabanat ng free hit si Kelra Madira! Kelra makakuha pa ng kill! Benny Cutie, Onyx will survive the storm! Pero pulado sila lahat! Benny Cutie, though, will take the tower! Grabe kung windot yung mga players dito. Ang aksyon! Grabe, nabuhay pa with a sliver of HP. And doon natin makikita kung gaano kabilis pumindot ang mga players na to. At this point, ito na yung nakikita nating matchup, yung labanan ng gold lane. The Storm versus the Gold Standard. Ito na nga. Kanya-kanyang buhat eh. Ang dating parehas galing sa Execration Clan. Mga kaibigan, Benny Cutie versus Kelra. Pero ramdam na rin ng Echo, even though yung back siya, again, very sustainable sa may frontline niyan. Yung binabakit nating particular doon sa draft kanina, hindi nagmamatter kaano kakunat yung back siya kasi enough yung DPS ng Onyx para mapatumba yon. Pero it goes the same thing with Echo. Pag nakaharap yung Claude at wala kayong pampatay sa kanya, malaking problema yung gold laner dito ng Echo. Kaya naman talagang ramdam natin yung existence okay ng gold lane versus gold lane. Ganda special na Escalera dito na wala Sanji. At ayun ba yung kailangan ng Onyx para ilaban to? At Gem, pasok, Last Insanity, apat na bulado, kalahati sa side ng Echo habang kalahati din ang buhay ng Lord. Ilaban ba to? Super Prince nagtatago. May passive si Super Prince. Mind you, hindi pa namamatay si Super Prince. Ang daming yung nagiging counter Molina Blitz and Molina Smooch. Nakakainis talaga yung dagang yan eh. Oh, reset. Okay. Reset. Ito na, ito na. Ito na, dito nagsisimula lahat yan. 13 minutes, 30 seconds. Lord Dance. Okay, reset coming in. Onyx. Sila nagsiset ngayon. Benny Cutie, lumapit. Be my out. Okay, atras muna King Kong. Pinapanatili niya na hindi napupuno yung buhay dito ng Lord habang si Samford ay papasok. Oh, walang piraga. Walang piraga dito si Jem. Okay. As a Benny, nagkakaroon lang ngayon ng mga Gaming habang makakuha pala si Sanford ng kill. Off-cam kill. Benny Cutie Blazing Duet na naman si Kedra. Pinapanata pero masyado makunat si Kedra dito. Phantom Step kulang yung kunat. At doon na kinulang ang Onyx. At mukhang makakalibre pa ang Orcas ng Lord. Wow, tatlo ang bagsak para sa Onyx Philippines. Libreng Lord para sa mga Orca. Ito again yung importance ng Lord Dance na ginagawa ng Echo. Sanford, nagkaroon siya ng oras para tanggalin yung piraga armor ng X-Borg. Essentially, removing one frontliner from the Onyx. And noong ang naiwan na lang ay si King Kong, doon na nagsimula ng turn yung Echo. With the Blazing Duet on the backline, hindi nila natapatan yung damage output ni Benny Cutie at that time. Makikita natin yan sa instant replay. May Wind of Nature din kasi. Nahawak si Benny Cutie dito with the Wind Chant. Kaya niyang saluhin yung DPS na manggagaling kay Kelra. Kaya naman naiwan doon sa loob
si King Kong for Onyx Philippines. Yeah, napakaganda ng posisyon na ipinamalas dito ng Echo. Hindi nila hinayaan na makapasok doon sa vicinity ng Lord itong Onyx Philippines at na-maintain nila yon hanggang sa maubos isa-isa ang Onyx. Ngayon, ang Lord ni Luminous ay nasa may bandang itaas. JP at ang buong kupunan ng mga Orca ay sasama na rito sa itaas. Kakayanin ba to ng Sonics daw? Kakayanin ba to? It's time to let's bolt in sa side ng Onyx. Nag-jump sa Escalera. Gem will pop the ultimate. Wala nang Piraga Armor. Gem mag-out. Mga kapasipensa ang Onyx daw. Pero binabagyo yung gold yung ano, bottom line. Dalawang tore ang nawala. Pero nadedepensahan pa rin nila yung kanilang main base. Onyx. Wow, kailangan nilang kumapit dito. Onyx Philippines. Meron pa naman silang way para ma-clear yung minions. Gem, sinakripisyo niya yung kanyang Lost Insanity para mabilis na ma-clear yung minions. Pero kasi dun sa may bandang ibaba, hindi nila napapansin si Benny, gumagawa na eh. Yeah. Yun nga eh, kailangan pa nilang maging ano eh, worrisome dito sa bagyo na to. Oh, grabe, worrisome. Oh, diba? Ang tindi nun, parang yung bagyo. Big word yun. Big word, big guy. And big plays coming out from Benny QT. Ito ang World Championship performance on the claw. The split pressure for Echo is allowing Echo to control the map against Onyx. Wala nang mahanap na pag-performan itong si Kendra. And ang laki na rin ng lead na hawak ng Echo. And you might think na okay lang naman kasi Xborg hawak din naman ng Onyx. Meron din silang carry. They have decent damage coming out from Super Prince and Escalera. Do take note, kapag nasa ganitong posisyon ka na nasa base ka lang at ipit ka, kawawa ka sa Novaria. Yeah. And Kendra can't miss. Most kills, 17 kills last season. Ganon ka-explosive itong player na ito. And makikita natin ngayon kung gaano ka-ready ang Onyx Philippines. Kasi ilang segundo na rin lang, mabubuhay na rin yung Lord. Look at the damage dealt from Sanji. Siya talaga yung nagpapahirap eh. Bad bits talaga yung Novaria na yan. Para sa akin, isa talaga sa mga hero ngayon, sa mga RG. Ramdam mo din. Bumalik eh. Di ko ba alam, ba't sobrang layo ng range. Minsan nga, yung magsa-star shatter ka pang sight lang eh. Naalala natin last season, maraming pinuruhan yung Novaria na yan. Yung makita natin, yung Claude palabas pala ng base, tinamaan na. Uuwi ka agad. Yan yung ano eh, yan yung kapag meron kang lightning truncheon plus impure rage combo. Napakasakit niyan sa late game. Umaabot ng 3k damage yan, by the way. Tingin ko kung ikaw ang Onyx dito, huwag mo lang hayaang mawala si Super Friends. Na kay Super Friends ang bola. Yeah. Ang daming pang outplay kasi yung Molina's Moosh na kailangan niyang patamain doon sa tamang tao. May ikot. Okay. May ano doon sa taas ha? May ikot na gagawin. 27k, buhay ng Lord. May nagmamanchak doon sa taas. May gulong. May gulong ng palad. May gulong sa taas. Okay, andun yung mga folks. Okay. Si Escalera, papasok. Escalera, papangunahan to. Lahat-lahat, Manila Beats. Lahat-lahat na, nilabas na ng side ng Onyx. Pero Sanborn, may mortality. Sanborn, mabubuhay pa siya. Sanborn! At buhay pa si Sanborn. Habang si Cartesi nandito sa bandang gitna. Cartesi, nag-out. Gem, pulado na din. Walang nagkapatayan. Oh! Kamuntikan pang gumuwit si Sanji. Reset ngayon ang side ng Onyx. Nabuhay pa yung Benedetta with immortality. Pagkabuhay niya, eye for an eye. And electrify ng blow palayo. And Benny Cutie, sinalon niya ng buong puso yung Last Insanity. Escalera, okay. Kukuha pa siya ng long drive. Hindi na. Another Lord para side ng Echo. Bottom lane. They have to deal with the bottom lane. Alam ng Echo, surety. Mas sure pa sa guaranteed yung Lord take nila kanina kasi kailangan may mag-defend. Although wala nag-defend sa Onyx, no, sa bottom lane push na nangyayari doon sa base nila. Still, hindi sila nakakuha ng pwesto doon sa may Lord area. And again, itong team fight. Lord turn na ginagawa ng Echo, yung pinakamalaking tinik sa leeg ng Onyx Philippines. Yeah, and makikita din natin yung downside, no? Kapag ang roamer mo ay nagdi-deal ng mataas na damage, kasi mapipilitan yung jungler mo na mag-frontline doon at salukin yung mga damage na i-inflict ng Echo. Kaya lang ang problema, ikaw yung retry holder, and doon lumalamang ang Echo. Oo, nilaro ngayon. Parang nilalaro ng Onyx ngayon yung laro na gustong mangyari ng Echo sa inyo, eh. Yung itatrap lang nila kayo. Yeah. And ngayon, papasok na ang Echo. Kaya bang dipensahan dito ng Onyx Philippines? Look at that! Ang sakit pa sa Gimpiraga Armor! Wow, okay ka lahat ang buhay ng Lord dito. Binabanatan lang nila muna yung Lord pasok sa Escalera. Pero ang sakit ng Burst! Sanford! Wala sa Escalera! Kelra, susubukan niya lahat ng kaya niya para mailigtas to. Pero okay, Benny Cutie, makakapag-out pa Echo! We'll take game one! What a game! Number one para sa Echo! Literal na express. Wow! Para sa kanilang kupunan. Pero makikita natin
Onyx Philippines, alam nila kung ano yung mga nangyari. Yeah. Regroup, balik sa drawing board. Echo takes game number one. Nakita natin yung itsura ni Coach Wild kanina, reset, reset. Kung ang ganun yung pinapa, yung mensahe sa mga players niya, bawi tayo, meron pang game number two. Pero Echo, again, game number one was a show of individual capabilities, individual players from Echo. And ito yung chemistry na sinasabi natin. Lahat sila individually skilled, pero what separates Echo from other teams is itong super team na to, they gel well together. Yeah. Oo, na-solve kasi nila to eh. Season 9, may na-discover sila. Season 10, hindi man sila nanalo ng championship. Tapos season 11, nabuo nila yan. Na-gel together nila. Tapos ngayon, parang gusto nilang i-polish na nakita natin. That was, for me, 95% clean para sa idang Echo. At I can therefore say, ganun pa rin eh. Hiningal. Wala silang binago eh. Hiningal ako sa laro ng Echo eh. Di nagpapahinga kasi. Oo, ganun pa rin. Wala silang binago. Onyx played inside a trap doon sa larong yon. Yeah. Lahat ng nangyaring initiations, Onyx ang nag-adjust. Iba yung challenge kasi dun sa Onyx eh. Again, kakabuo lang nitong lineup na to at yung chemistry ay nasusubok. Lalo na isusubok mo dito sa masasabi natin na dominating team nung regular season, last season. At again, Onyx Philippines, nandun naman sila sa, ano, sa laro na gusto nila. But unfortunately, alam ng Echo kung paano gagawin doon at sino nga ba ang nagbigay ng matinding laro doon. Benny Cutie 703 na KDA. Yun naman pala yung emblem doon. Ang bagyo ng MPL Philippines and ng mundo. Benny Cutie on this squad. 703 KDA, 813 GPM, and 77% kill participation. Rocking the common emblem. Very common naman sa mga Claude. No pun intended. Naman, pero again, yung Brave Smite and Master Assassin adjustment para matapatan niya yung tank carry na binubuo dito ni Kelra. By the way, nag-Thunderbolt talaga. Nag-commit si Kelra dito sa tank carry build for Onyx Philippines. It's just that the playstyle from Echo is what made the difference. Pagdating sa mga turtle fights, again, nakikita natin yung turn capability ng Echo. And nag-provide, actually, naging mano din, naging factor din yung existence ni Benedetta, no? Yung may tagabasag ng Piraga Armor. Kasi hindi na naging problema ng Echo yung export all throughout the game. Parang alam natin na, okay, trabaho na ni Sanford dyan, trabaho na ni Sanji, kaya na bumasag. Nandun din yung tiwala. And ito yung kinagandahan sa Echo. Yung mga roles ng kanya-kanyang player, they fulfill each other's roles. And sabi ni Benny Cutie dito, basta makuha ko yung game ko. And he did. He got out of the laning stage na siya yung panalo. And naging terror talaga siya versus Onyx kasi hindi mapigilan yung bagyo. Literal, may umiikot doon sa loob ng teamfight with the Blazing Duet. By the way, gusto ko i-highlight dito yung petrify ni Sanford ni Kelra. Hindi na siya nakagalaw. Napawind chant si Kelra doon. Unfortunately, pagpasok ni Benny Cutie, doon na natapos yung teamfight for Echo as they secured the final objective of the game. Kinakita natin yung emblems ni Benny Cutie kanina. Let's look at the emblems din as well from the Novaria. Yung typical na mage emblem into the Rupture. Tier 1 talent. And very typical naman na meron kang Wilderness Blessing. Pero again, yung Impure Rage. Time and time again, pinag-uusapan natin to. Yung Impure Rage, Lightning Truncheon combo. Every 6 seconds kasi guys, nagmamatch yung cooldown niyang dalawang ano na yan. Yung dalawang bagay na yan. Hmm. Yung 6 seconds, every time may star shutter siya, kapag tinamaan ka, marireceive mo yung full damage ng Impure Rage na pagdating sa late game ay napakasakit din. Plus yung Lightning Truncheon proc. Ang masama pa dyan, may resonate pa yan. Pag tabi-tabi kayo, lahat kayo mararamdaman nyo yung added damage ng Lightning Truncheon. Kaya naman kanina nakikita natin yung Echo, hindi nagmamadali. Hindi sila nagpupumilit ng teamfight. Hindi nila pinaforce yung laban kay King Kong at pati na rin kay Kelra. Kasi meron silang long range nuke versus Onyx na talagang kaya magtanggal ng mga HP for the side of Echo. Kaya naman, every single fight na hinahanap dito ng Onyx, nahihirapan sila kasi number one, may vision mission mula kay Novaria. And yung team fight ay ang hirap din, ang awkward for them kasi kailangan may pantapat ka rito sa ginagawang engage ni JP, engage ni Cartesi. Ano, paano yung sagot natin kay Benny Cutie? Makikita pa rin kung saan kasi nanggagaling yung damage ng Echo dito eh. Merong range, meron din frontline, and si Sanford ay napakaganda na naging performance. Hinahabol niya palagi. Kung nasa likod si Kelra or si Super Prince, sige, go. Pero ang target niya talaga dito ay si Jem. Basag kagad, Escalera dito, nahihirapan din i-position yung sarili niya. Kasi right after ito mo ng Special Migration, kukuyugin kagad siya ng mga members ng Echo. Yeah. Para sa akin, parang vintage.